po si Diane, isang pharmacist at pinaka-best ang vlog ko pagdating sa mga tableras. Alam mo bakit? Eh kasi dinikit ko yung salitang best sa screen ko. Ayan. O, diba? Kung gusto mo lumakas ang iyong resistensya, hindi ka lang dapat mag-focus sa hocus-pocus na iyong kinakain, kundi sa pangkalahatang lifestyle mo. Dapat mamuhay ka ng malusog. Hindi ganyan. Garito dapat. Sa video na ito, ating pagtutuunang pansin ang mga bitamina. Ang mga bitamina ay mga substances, kalamnan na kinakailangan ng iyong katawan para hindi ka maging abnormal. Parang bra size lang kasi yan. Hindi porke fit sa nanay mo ay fit na rin sa iyo. Iba-iba tayo ng mga pangangailangang bitamina. Mas mainam ang sariwang prutas at gulay bilang source ng vitamins kesa umasa sa supplements. Ganito lang yan. Ano ang meron ng fresh fruits and vegetables na wala ang vitamin supplements? Marami. Fiber para sa masarap na pagtae. Minerals. At marami pang mga sangkap na nagbibigay proteksyon sa mga iba't ibang uri ng sakit. For example, sangkap na antioxidants at flavonoids. May mga gamot na bawal isabay sa espesipikong vitamins. Ang gamot na isotretinoin ay para sa mga grabing pimples. Kamag-anak nito ang vitamin A. Dahil magkaparehong sangay, kapag isinabay sa vitamin A supplement ay baka ma-overdose. Kung may chemotherapy, gamot para sa cancer, hindi advisable na ipagsabay kasi nakakagulo lamang ang vitamin E sa trabaho ng chemo drug. Napaka-importante na pagdating sa vitamin supplements ay dapat may alarma kapag umiinom ng gamot blood thinners, yung mga anticoagulants. Inuulit ko, bawal po isabay ang vitamins E and K sa mga anticoagulants tulad ng warfarin at heparin. Ito namang anti-obesity drug na orlistat, pero mo hinahakot lahat ang mga fat-soluble vitamins na A, D, E, at K. Baliwala tuloy ang gastos mo kung isasabay-sabay ang pag-inom kasi hindi naa-absorb ang mga bitaminang ito. Ang multivitamins ay para sa mga pasaway na ayaw kumain ng mga prutas at gulay. Na siya naman talagang dapat pagkain ng mga tao. Halimbawa, mga picky eaters. Kumakain po tayo para magkaroon ng lakas. Hindi po tayo kumakain para magpakasarap at ma-high sa mga nakaka-addict na junk food. Yan ang totoo. Kung laging masarap ang hanap mo, ay nako, hindi na magiging masarap kapag nahatulan ka ng diabetes, hypertension, at kidney disease. May mga sakit na nakakapagpababa ng bitamina sa katawan. Sa sikmura mo mismo ang lugar kung saan sinisipsep ang vitamin B12. Kaya naman ang matagalang pamamaga niyan, gastritis, ay nauuwi sa pagharang sa pagkuha ng vitamin B12 para sa katawan. Isipin mo, paano ngayong makukuha ng B12? Sa mga minalas na walang ayuda, doble lalo malas kapag mayroong depektibong arterya o ugat.
Biro mo, meron kasing pamamaga gawa ng paninigas o pagbara. Ito ay nagpapalabas ng free radicals, kaya nakakain bigla ang vitamin C. Ang Lyme's disease ay infection dulot ng bakterya dala ng mga ticks. Si Justin Bieber ang pinakakilalang meron nito. Para sa iyong kaalaman, ang vitamin D ay hirap makuha kasi pinapawalang bisa ng sakit na ito ang tagapagsalo ng vitamin D sa katawan mo. Huwag maging OA. Huwag ipagsabay-sabay ang fortified cereals sa fortified milk at multivitamins. Kapag sinabing fortified, hindi po ibig sabihin numerong 45. Fortified means online game. Ay, mali. Fortnite pala yun. Pero seryosong usapan, ito yung espesyal na paglagay ng porsyento ng vitamins sa iyong cereal o powdered milk o anumang pagkain. If ever ipagsabay-sabay mo kasi ang mga fortified plus multivitamins, baka masobrahan. Not good. Karaniwang infants, bata, vegan, vegetarian, matatanda at mga buntes o magbubuntes ang kailangan uminom ng multivitamin supplements. Iba sila sa mga healthy adults kasi may mga pagbabago sa kanilang pangangatawan. Halimbawa, ang mga vegan ay mga anghel na tao dahil hindi sila kumakain ng karne at dairy. Unfortunately, ang mga laman loob at gatas ay karaniwang pinanggagalingan ng vitamin B12. Tandaan, kumanta ng nursery rhyme na A, B, C, D, Z para maalala ang mga kinakailangang bitamina. Para sa iyong pag-mega boost ng resistensya.